Nang sakal lus amiway sa Diyos sama namin awang minimitin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal, at tapat-yapan itong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Kasama ng ating mga panalangin, hinihiling natin ang tulong ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ganun din kay Saint Faustina Kowalska, ang tagapagtaguyod o tagapagpalaganap ng Divine Mercy Devotion. Ating ngayong ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin nang namasdan, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesia, Keren Hapo. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon.
Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-apat na saling lahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga nga ang iyong utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Nababatid ko, o Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Bigyan mo ng pangunawa itong iyong abang lingkod upang aking maunawa ang aral mo't mga utos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya, pari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga lakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na hindi naririnig ng iba. Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo,
maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang unang bahagi ng ating ebanghelyo ay totoong totoo po. Inihayo ni Jesus ang 72, dalawahan sila, at pagbalik, nagulat sila. Sabi nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. At binigyan yun ng, kumbaga, confirmation ng ating Panginoon. Nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Kagilagilalas. Napaka, kumbaga, makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon na totoong sinusunod naman ng mga demonyo kapag sinabi ng pare o obispo sa ngalan ni Jesus, umalis ka sa taong yan. Nangyayari po. At kahit sumisigaw, kumbaga, nandun yung pag-inutusan ng pare o obispo, tumahimik ka sa ngalan ni Jesus. Tumatahimik. Opo mga kapatid, sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sinasabi po na ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang ngalan, ang lahat ay luluhod sa kanya. Opo, makapangyarihan po ang puong Jesus Nazareno. Kasi po siya yung anak ng Diyos. Kaya po yung kapangyarihan ay nariyan. Kailangan lamang natin ibigay sa kanya ang ating pagtitiwala, paglapit sa kanya. Pero kahit nakakagawa ang mga alagad ng gayong kagilagilalas na kapangyarihan o mga nagagawang bagay, sabi ni Jesus, gayunman magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. Di po ba napakaganda? So hindi natin ipagmamalaki yun. Totoo naman na kailangan natin ibigay ang ating pananalig sa pangalan ng Panginoon. Pero ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot sa demonyo dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay lubhang makapangyarihan. Sino po ang kalaban ng demonyo? Hindi po ang Panginoon. Si San Miguel lamang po, tinalo na siya. At kung ang mahal na birhen pa ay pupunta, mag-aapir, ay lalo silang natatakot sa kahit yung pagbigkas sa pangalang Maria. Sasabihin lang nila, yung babaeng yan, paparating na yung babae. Hindi nila masambit ang pangalang Maria. Bakit? Kasi daw yung kababaang loob ni Maria ay lalong nagbibigay ng sakit o pagpaparusa sa kanila. Mga kapatid, opo, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pangalawa, si Jesus ay napuspos ng Espiritu at kanyang nasambit. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at ipinahayag mo sa mga taong ang kaluobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating
pagpahayagan ng anak. Pangkaraniwan, kanino tayo malapit? Hindi po ba sa mga taong kilala tayo, yung ating magulang, yung ating kapatid, yung best friend natin? Kilala nila tayo, kilala din natin sila. Kumbaga, alam nila ang ating kabutihan at mga kapalpakan, pero nandun yung pagtanggap. Ang Panginoong Hesukristo nagsasabi, walang nakakilala sa Kanya ng lubos-lubos kundi ang Ama. At gayon din, walang lubos na nakakilala sa Ama kundi ang Anak. At ito ang maganda. Makikilala natin ang Ama sa pamagitan ng Anak dahil meron minamarapat siyang mas makilala ang Ama. Pagsasabi lamang, opo, lubhang makapangyarihan ang Panginoong Hesukristo dahil sa Kanyang Ama na lumikha ng langit at lupa, Ama ng kabutihan. Kaya nga, Kanyang sinambit sa panghuling talata ng ating Ebanghelyo, mapalad kayo, mapalad tayo, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita at makarinig ng inyong naririnig ngayon. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngayon, ngunit hindi nila napakinggan. Narinig natin ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Narinig natin ang nag-uumapaw na pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Tinatanggap natin siya sa banal na Eukaristiya. Tinatanggap natin siya sa banal na kasulatan. Tinatanggap natin siya sa ating pakikipagkapwa sa tao. Ano po ang pakiramdam natin kapag tayo'y nakagawa ng kabutihan sa ating kapwa? Hindi ba masaya? At sino ang nagbigay sa atin ng inspirasyon na gumawa ng mabuti? Hindi ba ang Diyos? Hindi ba ang Panginoong Hesukristo na naging modelo ng pagbibigay buhay para sa iba? Ang Kanyang buhay ay nagsasabi, mahalaga ang bawat isa sa atin. Makapangyarihan siya, pero bumaba siya. Kaya huwag po tayong matakot sa ating mga kaaway, sa demonyo, manalig tayo sa Kanya, ating ibigay sa Kanya ang ating pagtitiwala. Ano man pangangailangan natin, ilapit natin sa Kanya. Opo mga kapatid, napakabuti po ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Mapalad kayo sapagkat marami ang naghangad ng mga propeta at mga hari na makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Sa banal na komunyon, tinatanggap natin siya. Sa pananalangin, tinatanggap natin siya. Sa ating paghingi ng tawad sa pangungumpisal, tinatanggap natin siya. Kung baga, ang pwede lang maghiwalay sa atin sa kanyang, sa kanyang pag-ibig sa atin ay yung kasalanan. At doon tayo pwedeng lapitan ng ating mga kaaway, pero habang tayo ay nasa biyaya ng Diyos, pwede nating masabi, salamat Panginoon sa pagtanggap sa akin. Salamat Panginoon sa pagpapatawad sa akin. Salamat Panginoon sa inyong paggabay sa akin araw-araw. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangailangan sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba.
Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan naway huwag umasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagpakumbabang pamamaraan na iyong ipinakikita sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Namula sa'yo hinihingin sa kabutihan mo, ngunit at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso, pasasalamat ng puso. Pagsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na yung piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin ng banal makalubla ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.